Hello guys! Welcome back to my channel! Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, don't forget to subscribe, Rosalina Valdez, at don't forget to click the notification bell para po maging updated po kayo palagi sa lahat ng aking mga ginagawang video. So ngayon po, naisipan ko pong magluto ng paksiw na makerel. Yan. In my own recipe po, yan. Yung paksiw po na may toyo. Yan. Mostly po yung mga paksiw, asin po nilalagay, di ba? So, yung recipe ko po, ang ilalagay ko po, toyo. Yan. So, try nyo po guys yung recipe ko. Kung masarap o hindi. So, samahan nyo ako guys sa aking kusina. Tara. Diyan lang po kayo. So, ito na guys yung aking ingredients ng paksiw na makirel. So, ito na po yung ating isda, yung makirel, ang lalaki po niya. Sariwang-sariwa siya. Ayan. Sarap. Lalagyan ko rin po siya ng chili flakes. Ayan. So, masarap din yan, guys. Hindi naman po masyado maanghang yan, guys. Okay lang, normal lang. Tapos, meron po tayong black pepper. At syempre, meron tayong onion. Garlic. At ginger. Yan, maraming ginger po para po masarap na masarap ang ating paksiw. At yung ginger po, pwede rin po natin kainin yan habang inuulam po natin yung ating paksiw. Super yummy guys, promise. Iulam nyo din po yung luya. Gaganda pa po yung boses nyo. Yan, syempre, huwag mawawala yung sili. Yan, so lalagyan ko po ng suka. And then, yan, ito po, toyo po ang ilalagay ko guys, hindi po asin. Tapos, pag naluto na po siya at well done na po yung ating paksiw, lagyan po natin siya ng konting oil sa bandang dulo. Yun, yun po ang magpapasarap guys, yung may konting mantika. Konti lang naman guys. Yan, yan po ang magpapasarap sa ating paksiw. Yan. So, samahan niyo ako guys sa aking kusina, mag-start na ako. So, ayan na guys, mag-start na po ako. Ayan na po yung, nailagay ko na po yung isda sa pagkaserola. So, ilalagay na po natin yung mga ingredients niya. Ihuli po natin tong sili. Ayan, so, ayan, ikakalat na po natin yung kanyang mga ingredients na magpapasarap sa ating paksiw. Ayan. Masarap guys pagka maraming ingredients yung ating niluluto. Malinis guys yung kamay ko ah. Always malinis. So yan, ilalagay ko na rin po yung kanyang paminta. Yan. Tapos, mamaya na po natin ilagay ito guys. Baka umanghang ng umanghang. In the end na po, at saka yung sealing na green. Tapos, lagyan na rin po natin guys na suka, syempre, especially kailangan ng suka. Lutuin natin siya guys sa suka. Yan. Ganyan. Tatlong ganito. Masarap po yan guys pagka naluto siya sa suka. And then, nalagyan ko siya na sinasabi ko sa inyo kanina, toyo. Yan. Wow. Hindi po asin ang ilalagay nyo, toyo. Yan. So, dalawang ganito po muna ang ilalagay ko. Itimplahan ko na lang po mamaya kung maalat siya or mataba. So, yan po. Umpisahan ko na po. Diyan lang kayo guys. Lutuin ko na po yung ating paksiw na makirel. Okay guys, wait lang po. So, ayan na guys. Manuluto na po yung ating paksiw. Ilagyan ko po siya guys ng konting tubig para may sabaw-sabaw po yung ating paksiw. Sarap po kasi lalagay natin sa kanin, di ba? So, nilagyan ko po ng konting tubig. Yan, nilagay ko na rin po yung kanyang chili flakes saka yung sealing haba. Yan. So, maluluto na to guys. Maluto na siya. Lalagyan nyo po siya guys ng mantika sa bandang kulihan. Yun po ang magpapasarap ng ating paksiw pagka meron pong mantika. Sa bandang dulo nyo na po siya lalagyan guys ng konting mantika. Yan po ang
technique sa paksiw. Lalagyan nyo po ng manlika. Yan, sa paksiw na bangos. Yan, masarap din po yun, guys. Basta huwag nyo kalimutan, lagyan ng manlika. So, perfect na po yung lasa, guys. Napakasarap ang aking paksiw na adobo. So, parang paksiw na adobo po kasi may toyo. Pero itry nyo, guys. Instead of salt, lagyan nyo po ng toyo. Yeah. So, sana po subukan nyo po ang aking paksiw na makirin. Wait lang, guys. Lutuin ko lang po. So, ayan na, guys. Luto na po yung ating paksiw na makirin. Ayan. Tingnan nyo, guys. Napakasarap, di ba? Paksiw na adobo na makirin. So, itry nyo po itong aking recipe. Alam ko po, mag-i-enjoy po kayo. Ang sarap, promise. Yan. huwag niyo pong kalimutan lagyan ng oil bandang hulihan. Ang sarap, tinikman ko na, guys. So, mapaparami na naman po yung aking pagkain. May panghalian, siraan diet. So, sana po nag-enjoy po kayo sa aking cooking vlog ngayong araw. Please like and share naman po ng aking mga video para po maraming views. Ganon. Thank you so much, guys, for watching. Sana po, huwag po kayong magsawang mag-support sa aking channel. Thanks for everything, guys. God bless you all. Bye po. Bye. Ang familiar dito sa pagkain na to. Ito po, guys, yung tacos na sinasabi. Yung mabibili po sa mga mall or anywhere. Yan. Yan yun, guys. So, na-prepare ko na po lahat yung ingredients niya. Yan. Papakita ko na lang po sa inyo, guys, kung paano gawin. So, ito po yung beef. So, ihinisa ko po siya sa bawang, sibuyas, at saka may mga spices siya. I-prepare ko po kung paano siyang ilagay sa taco kit. So, kailangan po natin ng cheese, tomato, ayan, ito po yung ketchup, kailangan din po ng olives, mayonnaise, tapos yung tortitos, salsa, con queso, ayan. May lettuce din po. Yung lettuce na kuhaan, yung pang salad. Yan. Tapos, meron tayong jalapeno slices. Yung sili po. Yan. Yan. Tapos, meron din tayong cheese. Ito po yung pan, guys. Taco kit na crunchy. Kung gusto niya naman po, ito yung parang ginagamit sa kuhaan. Depende po sa inyo, guys, kung gusto niyo po ng bread or ito yung crunchy taco kit. So, i-demonstrate ko po, guys, kung paano po gawin yung tacos na pagkain. So, wait lang, guys. So, ayan, guys. Ito po yung sa mga mall, guys. Ito sa mga restaurant. Yan, marami po. Ang ganito doon. So, ito.
Gagawin ko